Hi mga sis! So, ito yung continuation natin ng ano, ng Hello Kitty Haul or yung ating mail time. Pero, puputol-putulin ko yung mga videos nito kasi nga hindi naman pwedeng ganun kahaba yung ating videos. So, siguro iba-ibang seller to or supplier. Pinagsama-sama ko na lang sila dito sa box kasi na-unbox ko na rin yung dalawang malaking box. Ayan. So, ito na lang yung mga natira. And yung iba is sold na. Kaya wala na rin dyan. So, umpisahan na natin. Nakuha ko is itong fruit tree. Ayan. So, i-unbox ko muna sa inyo or tatanggalin. Wala pala siyang box. Tatanggalin muna natin siya sa kanyang bubble wrap. Ayan. Andito yung kanyang mga screw. Ganon. So, ayan. Siguro marami na rin meron ito. And ang dami ko na rin kasing fruit tree. Pwede ko i-insert yung mga photo ng fruit tray ko para at least makita nyo yung iba't ibang design ng fruit tray na meron ako or nagkaroon ako. Ayan, para makita nyo siya. Ito, wala pa ako nito. Kaya, syempre, kumuha pa rin tayo ng ganito. Ay, sorry. Dipitin muna natin yung bubble wrap. Dagdag kalat lang natin yan. Okay. First size is itong malaking-malaking ganito na para siyang flower shape. Tapos kasama niya si Tiny Chum. Ayan, yung bear. Tapos nakasulat dito ay just being together is joy. Being friends is the best. Be sure to put lots of love into your letters. Ayan. Tapos ito yung kanyang ilalim. Mabigat siya ha. Para siyang ceramic. Pero hindi siya ceramic. Gano? Ano daw? Ayan. Tapos next is ganitong size. Ito yung pangalawang size niya. Cute, no? Ganon din naman yung design niya. Same lang. And then, yung pangatlo niya is ganito. Ayan. Ang cute din ito. Parang siyang plato. Ayan. Tapos yung quality niya is a mellowware. Tapos, buuin na natin siya. So, ito yung kanya mga screw. Ang pinaka-bet ko dito is itong bow shape na kanyang metal handle. Ang bit nito. Sobra. Pwede nyo rin naman ilipat yung mga ganito sa iba nyong screw na cupcake top, cupcake stand or yung inyong mga fruit tray nga. Ayan. Pwede nyo rin itong ilipat-ilipat. Ako, hindi pa naman ako magagaling sa pagbuo-buo. Sige pang taga-buo ko eh. Pero sige na nga. I-try na natin. So, syempre, pinakauna natin ilalagay is itong bottom part. Ayan. Lagyan muna natin siya ng antay na pampadulas. Pampadulas! Ano, kailangan medyo ano tayo, ayan. So, ito kasi yung ilalagay sa ilalim. So, kailangan lagyan natin siya ng ganito. Ayan. Ayan. Tapos, itutusok natin yan dito sa ilalim. Oops. Ayan. So, nandyan siya. And then, tsaka natin ilalagay yung ito.
Siguro kailangan natin lagyan pa ng isang easy to assemble lang naman siya mga sis, kaya hindi kayo mahihirapan. Ayan. And then, next is, ito na. Yung pangalawa. So, yung pangalawa, kailangan may metal siya para hindi lumubog. Ayan. Kasi katulad nito, na-stuck yung ano niya dito kasi walang metal. So, kailangan natin siya lagyan ng metal. Ayan. Metal muna, and then ito. And then yung pangalawang layer. Ito. Ayan. Tapos ganun din, lagyan din natin siya nung stopper. Ayan. Tapos metal. Pampatibay kasi yung metal niya. Dun sa washer. Washer ba tawag ito? Siguro. Tapos yan, ikot na rin natin ito. Okay, next layer, ayan, ganun din, metal, oops, malaki tong metal na to, ito muna, ayan, tapos metal, tapos yung washer, taas-taas ko kayo, ayan, tapos ito na. Kulang tayo ng isa pang metal na washer. Tingnan lang kung meron pa ako dito. Kasi sasayaw-sayaw yan kapag kulang eh. Wala na. So, yan na lang muna. Dalawahin na lang natin. Total, dalawa naman itong washer na to. Tapos, iikot na natin yung pinaka-top na metal. Kasi minsan, kapag hindi tama yung paglagay nyo ng mga screw, may tendency na sumayaw-sayaw yung inyong fruit tray. Ayan. So, nagawa na natin. O, diba? Ang simple. Char. Ang simple. Pero ang haba ng video ko, kakaloka. So, ito yung ating item for today. So, kukuha tayo ulit ng item sa box para may mahihol ulit ako sa inyo sa next vlog. So, hanggang dito na lang muna mga sis. Bye-bye!